Isang hold up nga dyan, Lian. Hold up. How's it going, guys? It's Rian with the letter R. For those who doesn't know me, I'm a second year architecture student studying in LaSalle, DASMA. And in this video, we're going to react to Ako Si Dagi Dream House 2,000 square meter edition. Let's go! I don't know why some of you are comparing me to Architect Lian Austria dahil ako na po mismo ang magsasabing marami po talaga akong kailangang inuming kape. So, as a student, I just want to help other people who wants to have basic knowledge about architecture and to make other people appreciate as well the value of my future profession. And para malaman natin kung drawing-drawing lang ba talaga ito. What is up, my dude? Sa mga hindi nakakilala sa akin, ako nga pala si Lian Austria, isa akong architect na kabase dito sa Philippines. Totoo man sa kung ginawa natin ng design yung dream house ni Boss Dogs. And you know, nireactan niya ito and I think nagustuhan niya. Oh shit, ang ganda tol. Yun nga lang, mali ang info na nasagap ng ating Tito Radar. I do have an idea about this one. Napanood ko na siya habang nagawa ko ng plate, to be honest with you guys. And dun sa reaction naman na susunod ni Boss Doggy, ay may reaction na din ako dahil usap-usapan din to sa Facebook netong mga nakalipas na araw. Nagawa naming design is sa 1,000 square meter na lote. Yun pala, 2,000 square meter talaga yung lote niya. Nagkamali ba talaga ako? O sinadya ko magkamali para dalawang video na magawa? Nagkamali ako. Sabi naman sa architecture school, ang pinakamalaki kong na-design na residential is 28 by 28 meters, which is... Oh no! Which is 784 square meters. So ngayon naman, my current design plate is 9,324.65 square meters. Yes, 9,000. And that is a restaurant plate. So... So, unahin natin tignan nyo sa floor plan, my dude. So, sa plan, halos parehas lang din yung ginawa namin. Nadagdagan lang ng ibang mga areas kasi lumaki nga yung lote. And merong mga nabanggit si Boss Dogs dun sa isang video niya na meron siyang areas na gusto talaga ilagay dito. Parang gusto ko ilagay dyan, basketball court. Originally, yung floor plan namin is cluster type and niretain namin yung original. May nagtatanong din sa akin, 2 weeks ago ata yun, kung ano daw yung ginamit dito. Ang ginamit dito na software is Enscape. So, ito yung kadalasang ginagamit ni Architect Lian. Meron din siyang vlog about dito. Ilalagay ko sa description box if you want to see the overview of Enscape. So, ayun, sa amin kasi, option mo talaga kung anong gagamitin mong pang-render. Pero madalas kasi, tatlo yung ginagamit naming software kapag nagawa ng mga plano. AutoCAD, SketchUp, and Lumion. Ang pinaka-optional doon is yung pang-render. So, dito sa Enscape kasi, ang difference niya sa Lumion, pwede mo siyang i-integrate sa SketchUp. So, habang nagsisipin SketchUp ka, pwedeng lumilitaw na kaagad yung 3D na itsura niya dun sa Enscape. Although I haven't tried Enscape yet, so correct me if I'm wrong guys. Sa Lumion kasi, kailangan gawin mo muna yung buong model sa SketchUp bago mo siya ilipat sa Lumion. So medyo hassle yun kasi kapag may nakalimutan kang i-edit doon sa model mo sa SketchUp, kailangan mo na namang i-export ulit papuntang Lumion. So, pabalik-balik ka. Unlike dun sa ginagamit ni Architect Lian na Enscape, diretso na kaagad, real-time siya. So, I might try that soon. Katabi nun, yung ating bootcamp cluster. And then, sa baba ng bootcamp cluster ay ang ating mechanical bay. Basically, ang cluster plan ay paghihiwalayin mo lang yung mga zones imbis na isang buong structure lang yung bahay mo. Dahil yung pag-construct ng mga zone. So originally, yung ginawa naming carport ay enclosed siya pero nabanggit ni Boss Dogs sa isang video niya na gusto niya open ito. So ang ginawa namin is open na lang to. Okay, since lumaki yung lote, in-upgrade na namin yung kanyang garahe into a 6-car carport. Ayan guys, so sa parking naman or sa carport, kapag sa architecture school or if you decided to study architecture, kinocompute din to. Although there's a standard dimension for parking and carport, pero kapag malakihan na yung project, meron na siyang computation based sa National Building Code of the Philippines. And it also changes kasi kinoconsider din yung accessibility law. Kunyari, umaba ng sasakyan, diba? Tapos, no, may daladalang wheelchair.
wheelchair. So hindi naman, so syempre mas malaki yung space na kakailanganin, 'di ba? Kapag may wheelchair dun sa bababa. Ayun. Carport pag bukas siya, and then garage pag enclosed. So yun yung difference ng carport sa garage. Beside the carport, meron tayong drop-off area or guest parking area. So meron din yung pasukan na sliding gate dito. Then pagpasok dyan, pwede nang dyan i-drop off yung mga guest or dyan na i-park ng guest yung kotse nila. So dito naman guys, as you can see, open space to. Yung open space sa architecture, kinocompute din. Kasi meron tayong paved and unpaved. That is also called as ISA. Yung ISA is yung paved and yung USA is yung unpaved. So basically, ang pagkakaiba nila, paved is, kuwari, ayan, sinementohan. Paved yan. Yung unpaved naman, ayan yung mga damuhan lang, gano'n. Hindi pwedeng cemento, isimento mo lang lahat ng open space mo dun sa lote mo, kunyari. So kailangan may matitira pa din talagang greeneries. Okay, mag-proceed na tayo sa entry hallway natin / atrium kasi nabanggit ulit ni Boss Doggy sa isa sa mga videos niya na gusto niya gawin itong area na ito na hindi lang hallway, gusto niya ipa-enclose to para magamit din tong area na to. So sa tabi ng entry hallway natin, dun natin makita yung swimming pool. So wala kaming binago sa swimming pool. Ano? May swimming pool? Nilaliman na namin siya kasi 6-footer daw yata si Boss Dogs and you know. So ayun, nabanggit dito ni Architect Leah na 6-footer daw si Boss Doggy. Sa architecture po kasi, no-consider din talaga yung height ng mga tao na titira doon. Like for example, kunyari tuturuan mo yung bata na magluto. Siyempre, di ba, kailangan maabot na yung counter, ganun. So pwede kang maglagay ng stool. So ayun, yung tawag dun sa study na yun is anthropometrics. It is the study of measurements of the human body. That is also one of the reason why kailangan din talagang kumuha ng architect kasi may mga special needs tayo na kakailanganin. Kuwari, hindi architect yung magde-design ng bahay nyo. Tapos nag-search lang siya sa internet. Ang tendency nun ay, ang makikita nyo sa internet ay posibleng standard sa ibang bansa. As we all know, mas matatangkad yung, kuwari, American sa atin, di ba? Ayun, may tendency na masyadong mataas yung gawin niyang counter para sa'yo or mataas masyado yung cabinet, ganun. Hire an architect. Kung papasok tayo dito sa Doggy Mansion, mapapansin nyo na walang halatang main door. Ang matibong. Sa end ng hallway na to, meron tayong pintuan kung saan may kita natin itong laundry area. And then itong laundry area is may direct access siya palabas dito sa ating basket. So ayun guys, namanggit dito is yung direct access. So let me introduce you to the world of architecture. So bago pa mabuo yung floor plan pa lang, dahil lang iniisip ng ibang tao, nagsisimula ang plano sa floor plan kaagad, hindi pa. Actually, kapag may floor plan ka na, mabubuhay ka na medyo. Hindi, medyo may direction ka na sa buhay talaga pag may floor plan ka na. Kasi ako, pag natapos ko na yung floor plan ko, medyo pa din ang pumikit yung mata ko ng slide. Ganon. Bago mabuo yung floor plan, sobrang dami niya pang pinagdadaanan. So, ayun guys, madaming mga diagrams na ginagamit sa architecture. And one of the example is site analysis, bubble diagram, matrix diagram. Pwedeng magkaiba-iba yung mga tawag dun sa bubble diagram. Merong interrelationship diagram. Meron ding circulatory diagram na ang itsura niya is parang bubble diagram din. Isa sa mga bagay na kinoconsider kapag magagawa pa lang ng floor plan is yung sa site analysis. Dito namin ina-analyze yung sunrise at saka yung sunset. Kasi base dun sa sunrise at saka sunset at saka sa wind direction, cold wind ba yun or kung mainit na wind ba yun, dun namin ibabase kung saan kami maglalagay ng mga windows or kung saan ba dapat mas malaki yung shade ng bahay nyo para hindi direktang-direkta yung init ng araw, ganun. Dito nga sa nabanggit nga ni Architect Lian, yung sa direct access, madalas itong ginagawa sa interrelationship diagram. Ina-analyze dito kung kailangan bang simula sa kitchen, kailangan bang diretsong makapunta ka sa carport, mula ba sa kwarto ko, kailangan bang makapunta ko kaagad ng kitchen, ganun. So aside from those spaces, meron pa rin dito yung guest room natin. So meron tayong guest room dyan, and then katabi nun, toilet and bathroom. So there you go, kwarto para sa mga nakakatandang guest nila Boss Dog. Para naman dito, di ba, nabanggit dito yung guest room. Kinoconsider naman yun sa circulatory diagram kasi doon ina-analyze yung public space ba siya or
private space ba siya, ganun. So ayun, isa sa nakita kong pinakamahirap na magde-design dito sa bahay na to is kadalasan kasi 'di ba ang daming tao doon kila Boss Doggy. Kami kapag nagde-design kami, kino-consider namin lahat ng tao na titira doon sa structure na 'yon or kung sino ba yung pupunta doon, either bisita ba 'yon. Actually guys, nung napanood ko talaga 'to ng unang beses, ang initial reaction ko talaga is ako yung napagod. Kasi una sa lahat, ang laki ng bahay. Well-designed yung bahay. Hands off po talaga sa floor plan. Ang ganda po talaga ng floor plan. Yung rendering, exterior at saka interior, malinis lahat. Grabe. So ayun guys, kung hindi kayo architecture student at na-appreciate niyo yung design ni Architect Lian, siguro mga triple pa sa amin kasi alam talaga namin yung hirap ng paggagawa ng ganito. Sobrang time-consuming niya talaga. Hindi talaga siya pwedeng basta ang i-drawing na lang. And ayun, kung napapansin nyo, sobrang ganda din ang pasok ng araw, like sa hagdanan. Naisipan pang lagyan ng window doon para tumagos yung araw. Sa nakikita ko, well-ventilated talaga tong bahay na to. And gamit na gamit talaga yung natural light, which is something na kailangan talaga natin ngayon dahil sa climate change, gano'n. Kailangan talaga environment-friendly yung mga bahay natin. Hindi siya umaasa sa aircons lang. So I think dun ko muna tatapusin tong video na to. I hope may nakuha kayong kahit konting idea about sa architectural design and kung bakit ba pinaghihirapan talaga ng mga architects yung each projects nila, because architect designs not just for the people, not just for this, but also for the environment. So with that being said, I also hope guys that you're safe and let's all pray for the people who are affected by the typhoons and shout out sa mga nagpap. So if you're new to this channel, don't forget to like, comment, subscribe and ring the notification bell for more and see you next time flying pleats! Madami pa akong pleats!